Good afternoon, everyone. So is our lesson 2 for third quarter. It is all about force. Okay. Explain the effect of force when applied to an object. So ito pong layunin na ating matututunan ngayon sa ating aralin sa second topic natin sa third grading. It is all about force. Paliwanag natin kung ano nga bang nagiging epekto ng force o puwersa kapag ito ay nai-apply na natin sa isang bagay. Okay? So before that, let us watch this short video about force. Alamin muna natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng force. So let us watch this. What makes something move? Okay. Think about a toy car or truck. Pretend it's sitting on the floor in front of you. Okay, so ano nga daw po ba? Okay, so halimbawa, meron tayong sasakyan. Ano nga ba ang isang paraan para mapagalaw natin ang kotse na ito? Okay, so anong ating gagawin? Anong ating gagamitin? Okay, so let us see. How could you get it to move? Paano mo siya mapapagalaw? You might use your hand, okay. Pwede mong gamitin ang iyong kamay para itulak. Okay. You might hit it with another object, for example, pwede mo rin siyang patamaan ng ibang bagay o banggay ng ibang bagay. Pwede mo rin siyang hipan, okay, para siya ay gumalaw. There are many ways to get things to move. The push or pull that we use to make things move is called a force. Yun ang pagtulak at ang paghila na ina-apply natin dito sa kotse o sa isang bagay ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng paggalaw. In short, force is a push or a pull. So if there is a force applied in an object, there's a motion or paggalaw na nagaganap sa isang bagay. Okay? So let us continue. Let us see some examples of applying of force into different kinds of objects. So tignan natin. A force is needed to make anything move. Yan. Let's look at things a person pushes and pulls in one morning. This man pushes an alarm clock to make it stop. So, tumutunog yung alarm clock. Gumamit siya ng puwersa para pindutin, para huminto yung alarm clock. Paghila niya ng kumot. And uses his legs, okay, to push his body up. Yung pag-angat ng ating katawan gamit ang ating paa. Okay, so pagbubukas natin ng mga cabinet, ginagamitan po natin lahat yan ng force. Okay? Yan, pagkuha niya ng mga kagamitan gaya ng bowl at saka ng kutsara. Okay? Yan. His teeth push and pull the food. Given yung pagnguya, ginagamitan niya ang puwersa. Okay? Kakaroon ng paggalaw or movement sa isang bagay. And pushes them back in the cabinet or fridge. He pushes a washcloth across the dishes to clean them. That's a lot of pushes and pulls. Now, let's use another example of motion. Riding a bike. You use force to get a bike to move. Yan, paggamit natin ng puwersa sa bike. By pushing and pulling the pedals. Kaya gumagalaw yung bike kasi ginagalaw natin yung mga pedal. We apply force. Okay, in the pedals of the bike so the bike can move. You can go faster by pag binilisan mo, mas mabilis, pag mabilis ang pag-jack, mas mabilis yung paggalaw ng bike. Kasi mas mabilis yung puwersa ang ina-apply mo doon. Pag ka mabagal ka naman, mabagal din yung puwersa at paggalaw ng bisikleta. Okay. By pulling the handlebar, yan, which pulls the wheels in another direction. Gumagamit na yun ng puwersa para maiba ang direksyon ng pagmamaneho natin sa bisikleta. Well, you can do two things. Okay? So, stop ko na dito, mga bata. Okay? So, let us see this. Let us have a simple activity. Kung ano nga ba yung naging epekto ng force sa isang bagay. Okay? So, tignan natin to. So, for our activity. So, ito yung isang activity natin para sa third quarter. Okay? So, ang gagawin ko po dito mamaya ay meron akong video na ipepresent sa inyo. Meron pong sukat. Okay? Yung taas ng gagamitan natin ng puwersa, meron akong sukat dyan. 10 inches, 8 inches, 6 inches, 4 inches, saka 2 inches. Yun yung taas na gagamitin natin. Okay? So, mangyayari ganito. Tignan nyo po, no? Ito, sasagutin natin yung tanong na to mamaya. Okay? So, ito yung activity. So, maglalagay ako dito ng Jolen mamaya sa dulo ng ruler. Okay, may height po yan.
Okay. So, pag nilagay ko po yung Jolene dito, meron akong measurement, gagamitan natin siya ng ruler. Okay, mag-umpisa tayo ng 10, okay? Mag-umpisa tayo ng 10 inches, dito po ilalagay yung Jolene sa 10, tapos 8, tapos 6, tapos 4, tapos 2. Tapos i-observe natin kung anong mangyayari dito sa papel. Susukatin natin kung gaano kalayo ang magiging paggalaw nitong piece of cardboard dito. Okay, so halimbawa, in-apply natin siya na yung 10, bumagsak ngayon yung marble. Tingnan natin kung ano yung magiging sukat o lakas ng puwersa na pag binagsak natin yung marble, yung pagtulak dito sa cardboard. Okay? So, sasagutin natin mamaya yan. So, eto, no? So, eto yung activity. Okay? So, sagutin natin yung 10, no? Yung 10 inches, ano yung naging sukat niya, ilang inches yun. Okay? Yung 8 inches, ano yung naging sukat niya? Yung 6 inches, ano yung naging sukat niya? Yung 4 and then 2. Okay, pagkatapos po nun, sagutin natin itong tatlong tanong. So, this is the activity para dito sa course. Okay, so let us start. Let us watch this now. Okay, ano nga ba magiging resulta ng pag-apply natin ng force sa isang bagay? Okay? So, that is 10 inches. Okay? So, binagsak ko po mula dito sa 10 inches, ito yung sukat niya. Okay? So, ano yung naging sukat? Okay? Kung saan po siyang measurement na bumagsak na pinakamalapit, doon na lang po natin siya ilalagay. Okay? So, next. So, dire-diretso ko pong ipe-play yung video. Okay? That is 8 inches. Okay? Six inches yung height. Yun. It's 4 inches. Yan. Then 2 inches. Play ko po na isa pang beses para makita nyo pa. Mas malinaw. Okay? Para mas ma-observe natin. 10 inches. Record nyo na po yung answer nyo dyan. Okay. 8 inches. Six inches. Okay. 4 inches. Then 2 inches. Okay. So, pwede nyo na po ngayon sagutan. Okay. So, ano yung mga tanong? Okay. So, yan. So, yung 10 inches, ano yung nakita nyo measurement kanina? Sukat nyo po dito. Okay. 8 inches. Lagyan nyo po yung answer nyo. Okay. 8, 6, 4, and then 2. And then, let us answer the following question. Okay. Bakit kaya gumalaw ang karton ng mahulog ang Jolene mula sa ruler? Okay. Ano yung in-apply natin sa kanya? Okay. Bakit siya gumalaw? So, number 2. Anong height or sukat ang pinakamalapit ang paggalaw ng karton ng mahulog ang Jolene? Pinakamalapit. So, ibig sabihin, nung binagsak natin yung Jolene, ano daw dun yung may pinakamalapit? Yung pinakamalapit sa dulo ng ruler. Okay? And then, number 3, anong height or sukat yung pinakamalayo naman na narating? Okay? Nung paggalaw ng karton ng mahulog ang Jolene. Okay? So, that is our activity. Okay? So, balik po dito. Okay, ito. Tandaan po natin ito, no? So, tandaan natin yung ating mga natutunan. Okay, sabi dito, the stronger force exerted, the farther the marble travels. So, mas mataas or yung taas kasi ng ano eh, yung taas ng sukat sa paggamit natin ng ruler kanina. So, halimbawa, 10 inches. So, mas mataas, mas elevated, okay? Mas elevated yung taas ng ruler kanina. Okay, tsaka mas mataas yung measurement niya. Mas malakas yung puwersang maibibigay. Kaya mas malayo yung paggalaw ng karton kanina. Okay, so sabi dito, the stronger force exerted, the farther the marble travels. So sabi po dito, the marble traveled farther when more force is applied. So ano epekto? So kung mas malakas ang puwersa na inilagay natin, mas malayo yung naging paggalaw ng karton. Okay? Kasi mas maraming force yung ating in-apply. Okay? And then, ano sabi dito naman? The marble traveled
nearer when less force is applied. So, ibig sabihin, kung konti lang yung puwersa ang ibinigay natin, syempre, konti lang din yung magiging paggalaw ng carton. Okay? So, that is our lesson about force. Parang sa pagbibisikleta lang po yan, di po ba? Kung lalakasan mo yung pagpedal okay, sa bisikleta, ano nangyayari? Mas mabilis ang kanyang takbo. It is because there's a strong force that applied into the bicycle. At kung mahina naman, mabagal lang din ang paggalaw ng bicycle kasi less force is applied in the object or bicycle. Okay? Sabi po dito, no? The force applied in an object affects the object movement. Okay? So, kung puwersang nilagay mo dyan, malakas, malakas din yung ano, galaw. Pero kung mahina, mahina lang din yung paggalaw. Okay? Kasi less force yung in-apply. Then, object with less mass or weight required less force to move it in a distance. So, kung mas magaang daw ang isang bagay, konti lang ang puwersang ginagamit natin. So, parang, halimbawa sa pagbubuhat natin ng isang bagay, no? Halimbawa, magaan lang yung box. Less force lang gagamitin mo. Pero kung ang isang bagay naman ay mas mabigat, okay? So, object with greater mass or weight, strong force need, okay, is needed to make it move. Okay, so kung mas mabigat yung bagay, mas malaki, mas malakas na puwersa ang ating gagamitin. Okay, so para sa final activity natin, okay, let us answer this question. Okay, number one, a push or a pull is called blank. Okay, so number two, in our activity, when the marble hit the carton, it moves. What causes its movement? Okay. Number three. Okay. In our activity, what measurement has less force applied in the carton? So, ano daw yung mas mahina yung puwersa? Sa 2, 4, 6, or 10 inches. Okay. Then number four. In our activity, what measurement has more force? Okay. Ano daw yung ano, mas malayo yung narating nung bumagsak yung Jolin. Okay, then last one. An object will move if blank is applied. Okay? So that is our lesson number two. It is all about force.